Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po Kuya E at sa mga listeners na tumututok sa kwento ko. Si Luke po ulit ito at sa pagpapatuloy po ng aking storya, sa paglipas ng panahon Kuya E, naging maayos naman ang lahat sa school. Hindi man kami nag-uusap ni Kelvin pero minsan nakikita kong tumitingin din siya sa akin. May mga oras na nagpaparinig, nagpapapansin. Hindi ko alam kung anong motibo niya. Kesyo sinasabi niya na may kilala nga ako dito sa room na may lihim na pagmamahal sa akin eh. Pero hindi ko na lang sasabihin kung sino. Kung sino ka man, mahal din kita. Sabay tawa din ng grupo ni Aris. Isip-isip ko Kuya E, nangaasar ba siya sa akin? Ako ba ang tinutukoy niya? May alam ba sila Aris? Gagamitin niya ba yun against sa akin kung anong ginawa ko para sa kanya? Yes, Kuya E, I am bothered and worried kasi ayokong magkaroon ng issue regarding doon at lalo na sa pagkatao ko. Lumipas ang oras ng klase na hindi ako okay. Yun lang ang pumasok sa isip ko, Kuya E. Hanggang sa natapos yung klase. Niyaya ko sila Joseph at Matthew na tumambay sa bahay. Hanggang sa na-open ni Joseph ang sinabi ni Kelvin kanina sa school. Bro, sino kaya yung pinaparinggan ni Kelvin kanina? Isn't so rude to open that shit? So weird bro, kung ako yun, kung meron man taong nagmamahal sa akin, I should be proud about it. I am too, ang sabi naman ni Matthew. Sabi ko naman, hindi ko alam guys and wala akong idea regarding doon at wala din naman akong pake kung ano pang sabihin niya. Napansin ni Matthew na I am not comfortable na pag-usapan yun. Kaya siya yung nag-open ng ibang topic. Huwag na natin pag-usapan yung guys. What about we can have a staycation this weekend sa private resort ng tito ko sa Cavite? Up to 15 packs yun guys. Sama natin yung ibang tropa. Sumang-ayon naman kami ni Joseph. Kaya yun lang ang pinagplanuhan namin habang naglalaro ng PS2 sa bahay. After noon, nag-aya pa mag-billiard si Matthew. Kasi nandun daw yung ibang tropa kaya pumunta kami. Pagpunta namin doon ay nakita ko sa ibang table sina Kelvin. Nakatingin siya, Kuya E. Bawat oras na nandun kami ay sumusulyap siya. Tinitingnan niya kung anong ginagawa namin at minsan dumadaan pa talaga siya sa harap namin pagpunta sa galing siya o galing siya sa CR. Kahit malaki ang ibang daan na pwede niyang daanan, kahit ayokong pansinin, eh kapansin-pansin kasi. Pati mga kasama ko ay yun ang sinasabi. Sinabi ko na lang na hayaan na nila. Nagkaroon pa ng pagkakataon na nagkita kami sa CR. Nakipag-eye to eye siya sa akin. Sabay sabi niyang, kumusta ka na? Namiss kita. Namiss mo ba ako? Hindi ko na lang pinansin, Kuya E. Buti na lang, nakalabas ako ng CR kasi dumating si Aris para mag-CR. At tumating na yung araw na nagpunta kami sa Cavite. We invited some of our friends and friends din ni Matthew sa room niya. Sampo kami lahat. Masaya, Kuya E. Nag-swim kami, nag-inuman, naglaro, nagkwentuhan at nag-enjoy hanggang sa lumalalim na yung gabi. At marami na rin kaming mga iniinom. Sa gitna ng kasiyahan namin, Kuya E, bigla kong naisip si Kelvin. Pero ayokong maisip nila na malalim yung iniisip ko, kaya pumunta ako sa backyard. Maganda doon kasi mataas yung lugar. Makikita mo lang yung magandang view ng kapaligiran at hindi maingay. Habang nakatitig ako sa view, Kuya E, biglang nag-flashback sa akin yung mga pinagdaanan namin ni Kelvin. Yung mga pinagsaluhan at pinagdaanan, naluha ako. Nag-breakdown ako. Masyadong puno yung sakit na dinadala ko simula nung naghiwalay kami na hindi ko siya nilalabas kaya napuno ang dibdib ko. I'm still broken.
I am still hurting inside. Hindi biro yung mga sinakripisyo ko para sa kanya. Binigay ko yung sarili ko. Ginawa ko yung mga bagay na beyond my limitations. Pero hindi ko pinagsisisihan yun. Kasi ginawa ko yun. Kasi mahal ko. Hanggang sa nagulat ako, Kuya E. May umakap sa akin galing sa likod. Sabay sabing, okay lang yan. Andito lang ako para sa'yo. Hindi kita paiyakin at sasaktan gaya ng gumawa sa'yo niyan. Oh, ikaw pala Matthew. Ah, wala to. May problema lang ako sa school. Huwag mo nang i-deny. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipiliting sabihin sa akin. Gusto ko lang malaman mo na andito lang ako para sa'yo. Salamat Matthew. Hanggang sa bigla siyang tumungo sa akin at naramdaman ko yung malambot niyang bibig. Oo Kuya E, hinayaan ko at naghalikan kami. Ramdam ko yung halik niya na may pagmamahal. Tumagal din ng 2 minuto yung halik na yon. Hanggang sa natauhan ako at naisip ko na baka may makita noon kaya itinigil ko na yung paghalikan na yon. Bakit mo ginawa yun? Sorry, hindi ko napigilan, sagot ni Matthew. Pero gusto kong sabihin sa iyo na matagal pa lang gusto na kita. Hanggang sa nakasama na kita at masasabi kong sa konting panahon na yon ay napapamahal ka na sa akin, Luke. Pero paano mo nasabi yun? Hindi mo pa ako ganun kakilala at hindi mo pa rin alam kung anong pinagdadaanan ko, Matthew. Kung nakita mo, kung umiiyak kasi I am not okay. This is my way para bitawan na yung mga nangyaring hindi maganda sa akin in the past. Para makapagsimula na ako ng panibagong motivation para sa sarili ko. I understand, Luke. Hindi naman kita minamadali, sagot ni Matthew. In-express ko lang yung naramdaman ko. Isa na ron yung paghalik ko sa'yo at yung confession ko about sa naramdaman ko. Pero huwag ka mag-alala. Maghihintay ako pag handa ka na. We can stay as what we are right now. No pressure. Tara na, balik na tayo doon. Baka ano pang isipin nila at baka sabihin KJ tayo. Let's enjoy the night. Nag-enjoy kami noon, Kuya E. Hanggang sa kinabukasan, umuwi na rin kami. Hindi naman naging awkward nung mga oras na yon kasi hindi naman na napag-usapan. Hindi ko na rin inisip. Yung nangyaring yon hanggang sa pag-uwi ko ng bahay. Tsaka ako naisip yung nangyari. Siyempre, hindi rin ako makapaniwala dahil sa nangyari at mga sinabi ni Matthew. Pero sa totoo lang, hindi pa ako handa na pumasok ulit sa isang relasyon after ng nangyari sa akin. Masasabi kong first love ko si Kelvin, kaya hindi rin biro yung magtiwala at magseryoso ulit kasi nakakatroma. Sa paglipas ng mga araw, Kuya E, nakikita ko yung pagbabago ni Matthew. Nag-e-effort siya, nagbibigay siya ng oras sa akin at lagi niya akong kinukumusta. Minsan nag-aaya siyang gumala, manood ng sine, maglaro ng basketball. Makikitaan mo talaga siya ng effort. Thankful ako Kuya E kasi ramdam ko lahat yun at thankful ako nakapag-adjust na ako at nakamove on. Nag-focus ako sa school and sports kasi andyan naman yung mga kaibigan ko para magpasaya sa akin. May mga oras na minsan nakikita kong nakatingin sa akin si Kelvin kasi minsan kahit hindi ka nakatingin mismo sa tao pero pag naaninagan mo yung paligid mo, mararamdaman mong nakatingin sa iyo yung tao. May mga oras din o araw na nagkakasulubong kami sa daan. Hindi man siya nagsasalita, pero nakikita kong nakikipag eye contact lang siya sa akin. Malaki din siguro ang naging impluwensya sa kanya nila Aris para maiba yung sistema niya. Gaya ng mga kaibigan ko, siguro ganun na rin na nai-enjoy yung grupo niya. I stayed focused on my school, mga activities, sports and all. I stayed motivated kasi
iniisip ko yung future ko. Na minsan eh napag-usapan namin ni Kelvin yung mga plans namin in the future. But I remain focused and motivated kasi gusto kong tuparin ang pangarap ko hanggang sa graduate kami. And we stayed that way, that friendship. Kasi noong mga oras na yon, na-enjoy ko yung company niya. Noong mga panahon na yon, hindi naman umabot Kuya E na may nangyari sa amin. Kasi para sa akin masyadong sacred yon at para lang sa magkarelasyon. Hanggang dito na lamang po muna Kuya E. Pagpapatuloy ko po ulit ang kwento ko. Mas kaabang-abang po yung mga mangyayari and I'm sure na ikakagulat nyo. Salamat po sa mga listeners na natutuwa at na-inspire ng kwento. At sa mga naiinis po sa mga nangyayari, pasensya na po. Hindi ko po pwedeng isulat yung story ko based sa gusto nyo. Hayaan nyong maikwento ko yung totoong nangyari sa akin kasi malaking bagay po ito para sa akin. Maraming salamat Kuya E sa pagbibigay ng opportunity na ma-share at ma-inspire nyo kami at makapagbigay kami ng inspirasyon. Okay, hintayin po natin susunod po na kwento ni Luke. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.